Ay, walang nakakalam na vlogger na nalunod si Nanay Maria? Si Juan po, yung kasamang ko pumupunta dito dati. Wala nang hindi na pumupunta dito. Wala na nalitigaw dito. Ano, natigil na nga yung rasyon nilang pagkain. Kami po yung nagra-rasyon dati. Nung wala nung matigil. Wala na. Wala na ito. Si dati yung si Tatay Puldo. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Musta kaya si Tatay Puldo? Hindi na umalis ng bahay. Palagi layas yun ah. Nung isang gabi yun, kami na naglalakad-lakad pa po. Ano, anak ni Kuya Bol na si ano? Hmm. Pero si Nanay Maria, wala, nalunod pala. Ilang buwan na po? Dito sa dahil daw yun. Ah, matagal-tagal na rin? Ano daw yun? Matagal na daw yung nandito sa Pilipinas at ang sawa niya ay tagalito. Walang nakakaalam sa amin. Sabi ka kung nasa naman ako yung mga nagbablock. Yan ay living yun. Halos naghirap kami sa mga sasakyan yan. Ay, wala rin. Walang nakakaalam sa amin siguro. Sabi ko dapat meron. Oh, dapat may nagsabi. Opo kayo, kuya. Opo, Nay, sige po. Magandang hapon po. Dat, nakilala niyo pa ba ako? Ah, 'di ba dati yung nagpipiting pa kami ng mga senior eh, nakita ko kayo doon sa may ilog nangunguya. Ano ba 'yung kinukuha niyo? Basura yata 'yun. Oh, siya nga po. Ako 'yun yung siya ba kayo nag-interview sa akin? Oh, ako po yung nag-interview sa inyo. 'Di ba sabi niyo may anak kayong may epilepsy? Siya po, hindi po nga. Yung po nga 'yan diyan. Ah. Ah, naliligo. Naliligo. Ano 'yun na sinusumpo pa po ba? Ay, siya po, pag niya po kuyang ano 'yun? Lalo na po kung dito sa namin maintenance ng gamot. Mm. Ay, sa isang gabi po mo tatlong beses. Ay, may maintenance na po siya ng gamot? Ay, nabibilihan ko po. Ay, mahal naman po ngayon ng gamot. Ay, yung isang banig-banig, ano na ngayon, mag-100 na po ang isang. Ang isang banig? Oo. Ano po yung pinacheck up niyo si, ano pangalan na niya sa anak niya? Aileen po. Pero Aileen? Pero po yung sa probinsya noon. Ah, pinacheck up niya sa probinsya? Oo, karmawasipin po ang iniinom niyang gamot. Carbamazepine? Carbamazepine. Meron po siya, marami siya mga yung balat sa carbamazepine. Opo. Na gamot. Nili! Basta na ba kayo dalit mo? Naliligo po eh. Pinabanas. Kaya nga po, kaya nang gawa na nga yun. Pagkakalito na natin. Yung tindahan ko, wala nang laman. Mga walang laman. Walang laman, walang laman yung tindahan nyo. Nagkaroon ng problema. May. Sa kong palat. Yung parang sinundan po niyan. Napalik. Yung may bahay po dyan, oh. Ano pong nangyari? May bahay dyan. Ano pong nangyari, Nay? Alam mo, kuya, yung pinagawa ni Kuya Bal ng bahay. Alam mo ba yung apartment? Oo. Opo. Po. Si, ngayon po, yung anak niya dito, sa kaya, may anak po yun, na babae, pero hindi anak ng kapatid. Hindi anak noong ako po. Opo. Kaya mga pinuto na pinagbintangan yung anak ko, tigit yung bata. Ay, wala. Wala na po yung asawa niyo? Wala na po kayo asawa? Ilan po kayo nakatira dito, Nay? Ito po ang bahay namin. Kaya nga naman punta si Kuya Bal noon, ako sana ang ahan ng pagawa ng bahay. Opo. Hindi nang makita niya itong bahay namin na video anuman, kaysa nung sa mga anak ko. Kasi sila talaga nung halos wala na pong mahilagaan. At nang magbagibag ng roli at saka yulisis. Opo. Kaya sabi ko, di bahali na lang ako. Basta yung sila magawa. Pakibisita na yung kuya ng bahay nila dyan. Para makita ko yung mga kasi kuya, ang mga tao dyan lagi na lang naglalasin. Kaya siguro, nagkakaganon. Pati yung anak ko na, nakit-akit nila. Tapos yung anak ko talaga, parang nanarik yung bata dyan. Sa mga tao po, ano po ngayon, nakatulong sa, ano po, sa police station po. Hindi pa na, bakit po? Ba't nakakulong? Ay, pinag-ano po nga ng rape. Ay, wala namang katotohanan. Rape? Oo, rape. Pinagbintangang rape? Nag-rape? Siya po, pinag-ano ng rape. Nung asawa nung apo ko. Apo ko din pong asawa. Ay, apo rin yung asawa? Stepfather siya yung apo ko ng bata. Ah. 10 years old po. Kaya, yun ang problema ko kung maigi na yung kuya. Kasi, araw-araw ko po, magat hapon, naghahasit ako ng pagkain. Saan naman ako ang tutuhan? Wala naman kami hanap. Wala naman kami hanap. Hindi na po ako nakakatinda na tulad nung nakita mo ako, nangangangkong pa ako noon. Opo. Ano yung nagkakakalakal kaya tayo kayo na? Opo. Noon po, kangkong. Hindi na po ako nakakapag-angkong kasi mga liwa ng April.
nagkasakit pa ako dito sa kidney. Kaya hindi na po ako makaano. Pag nasubra-subrahin, magulis-ulis lang na po ako niyan ganyan. Ito pong ganito sa parang bali. Kaya hindi na po ako makakot. Nanginginig kong ganito ko. Mawawala na po ng lakas. Sabi ko, paano daw itong anak ng ito? Sabi niyo po, diba? Ang hinahanap niyo sa kanila po, yung medical talaga po, ay ang sabi nila, kahit daw walang medical, siguro naman yung anak ko sa katakutan at wala pa man yung naging problema ng kaso. Opo. Ay, nakapag-amin siya. Pero talaga inamin niya na, yung bata, napigilan niya. Pero hindi naman po doon niya talaga inamin yung bata. Pinagsamang talaga. At yun naman talaga sabi ng ano, wala man talaga doon sa medical. Nakarating po sila doon sa Adlan at yung bata pinacheck up at pero pinapalabas na lang may sira ang isip ng bata. Yung anong ganun. Yung ayos ng malayos ng bata. Gawa ng barangay namin po dito kagawan. Kaya sabi ko pa nung daw ito. Parang nandung, gusto kong dumulog kay Kuya Bal at hirap na hirap talaga ako kahit kung bilibili namin ng ano. Wala po. Pagkain? Patuloy ngayon eh. Yung asawa ko nagpipilit mag-ano. Kakuha lang pambili kahit isa-isang kilong bigas, dalawang kilong bigas. Ilan pa ang anak niyo walang asawa na? Siya na lang po ito. Ah, si Kuna. Ang si pangalan? Aileen? Umpo, si Aileen po. Yan po yung may epilepsy? Mm-hmm. Pag umiinom siya ng gamot, hindi siya sinusumpong? Ano po, siguro mga 15 days o bihila siya atakihin. Pero tuloy-tuloy po yung gamutan oo, niya? Oo, pero pag gabi-gabi siya nakakainom noon. Parang bali wala lang, parang wala lang po siya sakit. Hindi naman na ibang isip niya, katulad ng ibang epilepsy, parang sisiraan ng bite po, hindi naman. Mm-hmm. Ano po yun, pag sinusumpong, anong... Itsura? Itsura po. Ay, naninderegas po umay di kuya. Tapos yung... Hindi siya nagsisisure? Ay, ano nga po siya, pati ito... Hindi siya sumisigaw? Para po siya, dagan po siya, tapos nangingiritin po itong ganito niya. Naninderegas ang buong katawan po niya. At hindi ginagawa po namin mag-asawa. Binabangon namin siya at... Para ano, siyempre, maano yung ano niya. Parang hindi na po siya makahinga. Apo. Pag siya ina-attake, minsan nga po nung ayaw na ayaw yan mahiga sa lapag at pumlang ang ginagamit namin. May katre siyang higaan talaga. Apo. Gustong gusto niya sa katre. Eh kung minsan po nahubo. Eh, oo nga po, pag sinumpong. Ay kung yung po ang ulo makabag-hubog masod malalaan, lalo nang magkakaroon lipito sa utak. Kaya yan po ang inaalala ko dyan sa anak ko niya. Sabi ko nga kuya, paano daw ito kung ako mamatay, nakawawa naman ako lang kung pamilya. 29 na po ang edad niyan. 29? Nung September 11. Nag-29 na po siya. 93 po yun yung nakuha. Kawawa naman kasi pag may epilepsy. Ay, talaga po. Baka pag lumakad sa sinong po. Kuya, maliit pa siya. Wala naman siya niyan. Ah, paano siya nagsimulang may epilepsy? Po, nagdidibo siya ng 18. Nagkasimula po siya ng ganyan. Bakit? Kasi, paano siya nagsimula? Noon po, yung menstruation niya hindi po na normal. Kaya ang pakiramdam po namin, parang sa bituko ko nanggagaling yung pag-i-epilepsy niya. Gawa po nga nung hindi na normal ang regla niya. Minsan tatatlong buwan, hindi po naregla, ganyan. Oh. Tuloy nga po ngayon, parang mga 4 na buwan na hindi nagre-regla, pero hindi naman nalatihan dyan. Kaya sabi ko, at saka yung tiyan niya nga, grabe po ang kulo niyan. Yung kulo, parang buga pong nakaan yung tiyan niyan. Talagang kulo-kulo yan ang lakas. Opo, Nay. Mutunog. Kaya awang-awa nga po ako dyan sa batang yan. Sabi ko po, ano daw ito? At kung sakaling mamatay ako na wala pang pamilya, kawawa naman. Naliligo po ay. Diyan na po. Nene, bilis-bilisan mo na at may nag-ano sa iyo. Ano yung gamot niya, Nay? Tingin ko. Carbamazepine po. Buwan ng 26 yata yun. Bali, ito po yung gamot niya, mga kalihingap. Generic lang siguro to. Pero po, ang mahal na talaga ngayon. Generic lang ako, pero mahal na din. Kahit umiinom siya nito na, sinusumpong pa rin. Nasumpong po siya, pero bira. Bira lang. Oo. Di tulad nung talagang hindi siya nakakain ng kuya, halos isang araw lang ang lipas nang ina-atake. Minsan mga 3 beses na isang araw. Kailangan kasi mapanood ni doktora yung pagsinumpong siya. Sino pong doktora yun? Diyan po sa may papuntang Pagasbas, ano ba yan? Ayung tapat ng Doktor Hospital ba yan? O provincial? Tapat ng provincial. Ah, provincial. Sino pong doktor yun? Torres. Mga private po yan kasi, may siguro po mahal naman ang pagpacheck-up yan. Kaya wala mo kami ng pangano. Magkano lang? Si Ate Bertan na sabi sa akin noon, at naipinto ko na rin po itong anak ko, sabi sa akin, mayroon na niya yung injection na, hindi na niya yung ulit-ulit ng pagpara-attack. Ano kayo mag-isa?
himatay po baga siya naka ano sa ang ulo sa silid niya na kung saan makapangkong dali. Hindi na hindi naman siya umaalis na eh. Yung anak niya si Aileen. Minsan ganito po yung kuya. Nagbaba po yun dyan sa ilog. Oo, dyan sa ilog. Oh, malapit sa inyo ang ilog. Maigi nga po yung sinasabi ko sa iyong anak kung nakukulong ngayon. Opo. Nandiyan sa kanila, nagpaparapahinga. May nadinig daw kung parang naglapatak niyan sa ilog. Ang parang po, nagbaba yan at nagsawsaw ng kanyang damit. Mm. At yan naman po ay pagtagulan din man po yan alat. Opo. Ay, nang mag, ano yung anak ko at ang bilis daw ng bangon at nag, ay, sa pangpag, nakatihaya na daw po yan sa tubig. Ha? Siya po, ay kung wala yung kapatid, ay di abutan namin kuya, patay. Malulunod po yun sa ilog. Eh buti nakita na ay nabutan ng anak niyo. Maingi na po at nandiyan din yung anak kong yung lalaki. Opo. Kaya ay wala nang katulad niyo iniiwanan ko walang tao diyan sa bahay nila. Yung anak man ng dalawa pupunta na ng asawa sa pamilya. Ang pag-aalis-alis nga walang nag-aasikaso. Ang problema ko may wala nang matingin-tingin kung anak ko pag naalis ako. Hindi na nga ako makapag-alis-alis dito sa bahay. Talaga pong gagarin, ayun, sa puo, ganyan. Ganyan po siya saka pag inatake, natirik yung mata. Opo, ganyan po. Hindi siya naninigas? Ay, siya po. Ah, naninigas po? Naninigas po. Minsan nga yung dila niya, nakakagat niya kasi. Ah. Nakakagat na niya. Pag talagang atakado siya maigi. May, mayroong may atake yan. Hindi siya umuungol? Siya po. O, umuungol so, din po. Kaya nga po namin na nagigising ako kung minsan hating gabi inatake. At para siyang, nagagaling. Oo, ganyan nga po. Sisigaw po siya. Kaya, yan po lagi kong ano kayo. Nga, ngayayat na kung may gusto sa problema. Nalagdag ang pag-isip sa kung asa kung magkaroon ng problema. Wala namang katotohanan ay ginarayan. Eh, ang alam mo na bagay ang kasong yan, mahirap na maigil pag-parasit yung problema niya na kaso. Nakakulong pa po hanggang ngayon? Ano pa lang po siya? Nagtutindi siya pa ng isabay. Kasi pa, isang darang yung guro. Sana po siya asa, ngayon? Ano pa lang po siya? Kasi pa, resistation pa po sa pamurang. Ah. Ako pa po siya doon. Kasi hindi ilang kami, buwan na po siya nakakulong? Wala pa po isang buwan. Ay, wala pa. Kasi po, nung ano lang, adis lang po, ang, nung kunin siya dito ng gigis na gabi. Opo. Bahay. Mm-hmm. Ay, yun nga, pinoproblema kung paano sabi ito yung anak ko. Sabi nga sa amin, maari daw alunin ng ariglo. Ay, may hindi lang. At natatakot naman itong makipag-ariglo daw sa amin. At baka daw ipakulong ng mga DSWD. Ay, sabi ko naman, ay, basta yung katotohanan ang sasabihin niya na talagang hindi naman nagalaw ang anak niya. Ay, yun naman sana ang sabihin niya talaga na ano, makipag-unawaan siya sa amin. At kawawa naman itong anak ko, yung mga anak ko ito. At hindi rin po, pati iba. Hindi na yung bahay ko dyan na pinagawa ni Kuya Bal. Oo. Anak ng babae diyan ay DC. Anak noon ang lalaki. Mm. Nilulumanak naman ng anak niya ang bata. Ay anak niya na hindi pa yata natapos na. Dali naninit na lang tayo sa kuya. Ay nagbibis na po. Bali ito po yung tabi ng ilog pala yung kila nanay, mga kalingap. Ayan oh. So delikado rin po pag sinumpong si Aileen yung anak ni nanay. Ayan, no? Tabing ilog po yan, no? Galing sa dagat po yung tubig. Nakalihingap. Dapat pag sinumpong siya sa bahay lang, wag dito sa may tabi ng ilog. Kayo mga kalihingap. Bali, na-vlog ko na rin po yan si nanay noon. Pitong buwan na yan. Ay, walong buwan na yata mga kalihingap. Tagal na, no? Sinabi niya sa akin noon na may epilepsy yung anak, kaso lang hindi ko na siya nabalikan. Yan po. So ngayon, andito tayo ngayon. Bali, binalikan natin. Tagal, no? 8 buwan. Tulungan natin yung anak niya para gumaling na rin po kagaya ni Jason. Yan, hanggang ngayon, di na sinusumpong si Jason po simula nung pinachikap natin siya. Yan. Hiyang sa kanya yung gamot na binigay ng doktor. So yun mga kalingap. Aning kamote. Titinda. May tubong mais. Titinda. Pag wala. Wala na. Nga nga. Seasoning ba? Pag may palay. Thank you. Yung pampasayros nila mga kalingap kalisa. Magkano pa masaya dyan kuya? 20 na. 20 hanggang dun sa may highway.
Sa may simbahan. Ah, sa may palengke. May kinapsik. Ah. Hindi nga ng bayan. Opo. Yan si Aileen. Hello, Aileen. Ano, kumusta? Ha? Hindi, sinasumpong ka pa ba? Nakausap ko sa, na-vlog ko si nanay mo dati. Sabi na banggit niya sa akin na may may ibon. Mumulot ako ng mga plastic na pang palikita ng apoy. Oo. Galing ako sa pagkangkong noon. Kaso matagal na, matagal kasi ako hindi nakabalik dito. 1 year na yata, kuya. 8 months na po eh. 7 or 8 buwan na. Oo, matagal na po. Nasabi sa akin na may epilepsy ka, may epilepsy yung anak mo, anak niya, kaya. Eh, tagal ko naman hindi nakabalik dito. Ayun mo niyang buk mo, anta. Nakatago ko ang lalago mo. Kapagkabalik na siya, Bungi. Delikado pag nasa tabi ka ng ilog. Baka baka sumpungin ka. Kinamuntikan na nga po yan, malunod at hindi nga nakuha ng kapatid. Talagang maabot din namin, patay. Nakatihaya na sa tubig, walang malay. Naiingat nagkataon na. Hindi siya nag-aaral na, hindi ka na nag-aaral? Hindi na po. Hindi na. Hindi, yan na nga po ang ano, yung papaiskulahan ko sana yan ng high school. Grade lang po ng elementary. Grade 6? Grade ka lang ng grade 6. Ano yun, naabutan mo yung K-12? Hindi. Yung K-12. Di ba may... Ay, high school ba yun? Yung K-12? Nag-graduate ka. Graduate ka lang ng grade 6 elementary? Yung yata isa kong anak kong ano. Elementary lang. Sunod yun ang ano ning ano. Di ba, ilang taon na si Aileen ay? 29 na po yan. 29 ka na? Noong September 11 po. Hindi ka na nagka-boyfriend? Hindi ka nag-asawa? Ba't ayaw mo mag-asawa? Kung mayroon po bagang magmamahal sa kanya, bakit baga di lang niya pasawa? Kung aasawahin lang naman at bubong-bubong lang, may gilalo, kawawa naman. Piliin mo yung lalaking mabait, pangit, pero naiging nga, mabait. Naiging nga po yan kung ganun. Huwag yung humarap ka ng pogi, pero talagang magmamahal sa kanya. sa kababaero pa. Kagaya ni Kuya Marlon. May nanligaw sa iyo. Po kayo? Grade 6 kami. Ay, wala pa po. Pugalin, dito ako. Ayan si Marlon, no, binata pa to. Si Marlon. Mayroon pala po kuya nitong kapsul? Mayroon po. Ay, ito ay, ito lang po ang naiyong niya talaga simulat-simulat. Ito lang. Kaya siguro ay mabalik-balik nga ang ano niya kasi siyempre una-una sa generic lang namin ito binibili sa branded na butika. Opo. Kasi yun lang ang kaya ng pera namin. Katulad ko ngayon, hindi na nakakapagtinda. Ilang taong ka nang maramdaman mo yung sakit mong ganyan? Sakto po ng 18 ako. 18 years old po magdala. Ano? Paano mo nalaman na kwan ma nagkaroon ka ng epilepsy? Sa kanila nga, hindi ko pa alam ang nangyayari sa akin. Nasa 12 taon na din. Bigla na lang na sinumpong siya, Nay? Tinatanong ko ngayon, hindi po ganito, sir, ang kuya ang simula niyan. Nagkakain kami ng tanghalian, saka yung kapatid niya, sabi ko sa iyo, kami apat, magharap-harap. Tapos, nakatapos na kami mag-asawa, nag-una na kami mag-alis. Ngayon, yung kapatid niyang lalaking, yung sinundan niya, pinakita ko kay kuya yung retrato. Sabi niya, Aileen! Para po siya nakatulala na lang. Tapos yung mata niya, nagluluha na po. Hindi pa siya yung, sabi ko sa iyo, naagalihan, nagsisigaw. Hindi pa po yun. Yung pangalawang atake niya, ang talaga pong, siyempre, noon pa lang nangyari sa kanya. Dinaano namin sila, marami nga nakaakuli sa amin, at nagparasisigaw nga ako. Hindi, ano na po siya talagang wala siyang kamalimali, at saka matigas na po siya. Yun na po ang aming simula talaga ng pag-atak sa kanya. Na, lagi na siya sinusumpong. Sa utak kasi yan eh, yung epilepsy. Yun nga po, sabi ng iba. Pero mayroon daw po niya, nasa bituka nagsisimula. Ah, sa bituka? Mayroon di ba yan? Mayroon daw po. Saka may nagsabi sa akin, mayroon daw sa tainga. Kasi po yung, nandiyan na si Victor Estrella, nagkaroon din ng anak na ganyan. Ang naggamot si Dr. Romores. Ah, po. Ay, parang ang pakinilig ko, sabi niya sa akin, at least, ano-anya,
yan ang yung ipilis yung tinatawag, hindi lamang sa utak, kundi ang yung kahit sa ito kamay o meron niya sa ano. Kasi nga ni po yan, sabi ko sa iyo na, hindi nag-normal ang regla niya po. Ah, bali siya sa bituka siya, sa bituka, hindi sa utak? Siguro po, at dahil po pag nag, atati po yan, yung tiyan niyang yan, malakas po ang tunog. Ah, ganun? Oo, tunog po na, parang ganyan po. Maka nagugutom, Aileen. Hindi naman po nasabihin na kahit managihirap kami, hindi naman nasabihin na dahil kami mo lang pagkain. Kahit pa paano nakain mo kami sa tatlong mismo hapon na meron ringgal pa man. Opo. Kahit mabaga tayo mahirap, kung isikap mo na makakuha ang pagkain. Kaya lang nga po yan, problema. May tungas po talaga na parang walang ganang kumain. Nung kaganang-ganang kumain. Sabi nga nung iba, kailangan na niya yan kahit lagi may vitamins. Subukan ko pong bumili doon sa pinapainom kong isa, yung sa isang tinitulungan ko po. Subukan kong bumili. Kung mayroon dyan nabibili, ang alam ko sa doktor lang na nakakabili po yun eh. Subukan ka kung mga branded siguro mayroon yan siya, kuya. Tapos, subukan kong bigay kay Aileen kung... Ipakita niyo kuya ito. Mga ilang beses po siya sinusumpong sa isang buwan na eh. Hindi po. Ilang beses ka sinusumpong sa isang buwan o kaya sa isang linggo? Ay, hindi na? Ay, hindi maalam? Hindi po niya alam kasi wala kong sinyalan na tinatanong ko nga yan. Kaya po, pag, ano ko pag inaatak, pag, pag sinusumpo ka na ganyan? Sa katawang kong sakit o sugat, natanong na ako kay nanay. Ay, ano? Kung ano nangyayari sa akin. Nga, hindi alam. Basta pag inatati yan, makikita mo yan, minsan nakakagatan ng dila, nadurugot na yung bunganga niya at siyempre galing dun sa nakakagat na dila. May awang-awak nga ako din sa Si Kuya Bobby TV nga, ano, nagpunta rin yung dito sa amin, nag-interview din yung tungkol dyan. Sabi niya sa akin, mag-arantay lang, hindi naman nakabalik-balik niya. Tagal na din. Si Bobby? Ako nga, kung mayroong sakit, Kuya. Matagal na po itong nararamdaman ko. Kaya pet ako. Anong sakit niya, Nay? Matagal na po ito ang nararamdaman ko. Itong laging gumagalito po. Sa likod? Buong katawang po masakit. Tapos yung... Sabi ng doktor ay ano daw itong dito ko sa bato. Tapos bato. Ito naman iba, parang arthritis na daw man sa tinatawag. Mm-hmm. Pero sa ngayon, inabutan ako nung pag nagkamali-mali ako niyan, mamaanan ako, umuubo ako maigi. Matsiga ang ubo ko niyan. Nung nakaraan ng buwan, lagnat ubo po. Para bilibili lang akong gamot yan, tapos nga ako magpuntang provincial at siyempre po baka inaantigin dyan ay kung sabihin bagang COVID yung sakit ko. Opo. Hindi na po ako nagpunta. Eh, ganun talaga pag nagpatika pa yung sa doktor. Kailangan siguro. Yung ako, yung sumahan ako doon kay doktor, kay Nablo. Yung ako pinatika pa, naalis yung kaubuso ko. Galing sa kanila. So, dito ka lang sa bahay mo, Aileen, na bahay nyo. Hindi ka umaalis. Baka na lang umalis para hindi ka, pag halimbawa, pag sinumpong ka. Pag ako naalis dito, kuya, sabi ko, ano ko, kahit wala kang magawa dyan, kahit magsaing at pinababayan ko yan, kahit tanghali nang wala pang pagkain, kasi po ang inis ko, kung mag-ano baga dyan ay magkalat ang apoy. Ang gano'n? Abutin ko po baga sinog ng bahay na, pati isa na tubod na, hindi pa ano na. Eh sabi ko, kahit wag magsaing, at kung minsan po baga nag, ang apoy na minsan ay nalakas, ay kung maano siya dyan sa may nilulutuan. Mahirap na. Nagilid pa naman yung bahay niya sa tubig, sa dagat, sa ilog. Kay Kuya Bal, pinagsyata niya ni Kuya Bal. Yun, napakalapit na pala niya nanay ng bahay. Siya po at noon, ang sabi sa amin, i-re-recrap. Ay, malayo pa ito, malayo rin pa. Hmm. Ang ginawa po, tinabasan ng tabi. Dinalis po yung mga tinanim namin ng mga parabagang, ayun, parang ano, tubo, ang dahon. Opo. Ayun na po ang nagparuho na nagparuho, pati yung abukado, mga saging, lahat naguho sa ilog. Tapos hanggang ngayon, hindi man nire-recrap. Na-service yung lahat yung mga tinanim namin. Kaya po nga ano na tayo, pag naubos na itong tinitira natin, saan tayo matira? Anong matitirahan? Ang ganda pa naman ni Aileen, no? Walang naliligaw. Ah, Aileen. Awang-awak nga po yan sa anak mo yan. So, ayaw mo, subukan natin painom ko sa iyo yung pinapainom doon sa isa kong tinutulungan. Baka sakaling hindi ka nasumpungin. Sabi sa akin dyan sa ano, ng DSWD. Bibili tayo, bibili ako. Mag-ano daw ako dyan sa ano, ng DSWD. Ay, mag-ano ka po dyan, mag-aras ang nanong
decision. Ano pa papabalikin ka, ganito ganyan. Nahihirapan lang po pag nagkaraan. Kasi marami pang ID, kung ano ang hinihingi. Kung wala nga lang itong ID. Ngayon, mayroon naman na yung ID at nagkaroon ng national ID. Nung mag-ibot ang mga ano, gano'n naman ang national ID. Kahit nga, kuryente kami po yun. Wala kayong kuryente, Nay? May ano po kami kuntado. Ano po baga ng lockdown. Opo. Naipon yung bayaran. At di po nga makapagtinda na maayos. Mm-hmm. Ay, naputulan po kami. Malaki pa ang bayaran namin yan. 6,042. Mm-hmm. Kaya wala po kami kuryente. Ngayon? Opo. Tiga lang po kami ng gasira. Yung may gas lang po. Opo. Maggastos nga po. Mahal naman na din ang gas. Ay, kung nakakulata din. Sabi ko nga ni, siguro talaga ang kabularan natin hanggang na lang dito sa panghihirap. May mga problema pa. Ito po yung kinukuha ni Nana Estrella, mga kangkong. Siya po. Diyan sa gilid ng ilog dati nung nakita ko siya. Ay, diyan po sa ilog, wala po niyan. Ay, wala ba? Doon sa gitna ng Danawan. Oh, Danawan. Kangkungan. Talaga pong kangkungan namin dati. Ano ba yung kinukuha niyo na nung nakita ko kayo diyan? Ay, ano po yun? Yung mga plastic po. Oo nga, yung plastic. Oo, mga sa chlorine. At ginagawa pong panikita ng apoy. At mayroon pong gas pang gagamitin. Oo nga pala. Gastos pa din pong baga po yan. Oo. Sayang din naman pag sa malmal ng gas. Puro na lang pagtipid ang ginagawa po. Naalala niyo pa pala yun? Siya po. Wali, papunta kami doon kay Tatay Tulpuldo yun eh. Po, lagi po kayo doon nakikita noon. Tapos nang magkita tayo dito ulit, sa may ilog na po na, nadaanan ninyo ako, nangunguha nga ako ng plastic. Oh, plastic. Na, sa chlorine, saka yung mga sa disposable po bagang parang ano, mga cup, styrofoam. Ah. Yun, madali yung dikitan kasi ng apoy. Kaya yun ang ginagamit ko para kung medyo ang kahoy ay hindi masyadong tuyo, madali po siyang hiningasan. Mm-mm. Ano, Aileen? Kamusta na? Mm. Ganyan ka pa rin? Awa nga ako sa anak ko ngayon. Sabi ko, Diyos ko, kung namatay ako, paano na daw ito? Siyempre, may mga asawa naman ng mga kapatid. Iba naman po ang feeling ng kapatid sa ina. Asan po yung asawa nyo ngayon, Nay? Ay, nahuhuli pong maiulam. Ah, oo. Diyan po, sabi ka, kung ano. Ay, ano, may nahuli kami isda dyan. Ano po ito? Isda po dyan. Salamat. Pero sa ayin po ito? Opo, sa inyo po yan. Salamat po. Babalik po ako dito pag nakabili po ako ng gamot. Sabihin niyo lang kuya kung kailan para hindi po ako tama. Minsan po nga napunta ako din sa anak ko, dinadala ko. Sige po, Andy. Eh, yes. Hindi, dami kasi namin pinupuntahan kaya. Minsan po. Biglaan lang po eh. Biglaan lang kami pumupunta. Kasi mayroon kaming isa pa kuya, mayroon pa akong problema isa, yung asawa ng anak ko. Tinulungan po din diyan ni kuya. Ni ano yung sino ba kong vlogger yun? Tinulugan ko yun. Sam. Mayroon po ngayon nagtubo sa katawan yung mga bukol. Nasa Maynila po, nagtatrabaho, nagpipilit. Payat na po. Hindi makauwi dito ka. Bawa ng ano nga, may mauwi daw siya, wala nang tira madadala. Kuminsan napadala sa asawa sa isang linggo mga 500. Wala pang 1,000 ang nagpapadala para dun sa bata lang. Kaya nga po kami lahat na nagpapakain dyan sa mga yan. Siya po, pag gagabi na yan, masaing akong kasakop na inaroon doon ng bata. Kabila. Ganyan talaga ang buhay, Nay. Kala mo lang baga kuya, ito pa. Yung bahay po nila, mga kalingap. Marunong kang kumanta, Aileen? Marunong kang kumanta? Mag-gitara? Mag-gitara ka doon? Ako po ang marunong gumitara. Ay, kayo, Nay? Magaling po ay magkanta sa video, okay? Magaling ka. Magaling ang kumanta. Pero sa gitara, wala po ang mga alam. Kahit yung mga anak kong lalaki, hindi marunong. Kayo, Nay, marunong? Ako po ang gitara. Ah. Wala lang yan doon sa ay. Ay, walang string? Walang perdas po yan. Walang perdas. Siyempre, kuya, yung baga si ibibili ko, mataas na din baga ang perdas ngayon. Ano pong mga kanta alam niya, Nay? Ay, kahit anong kanta, kuya, magpundima yung mga pundiman, yung mga kanta ngayon. Ayan nyo, bibili tayo ng perdas pag uwi ko ay pagbalik ko dito. Kahit po sa video, okay, marunong akong kumanta. Kaya lang nga, malabo na ang mata ko, medyo na sala na ang ano ko sa lirik at kasi mahina nang yung mata ko. Yung tumang kuya, ang gusto kong maipacheck up ang mata ko. Mata nyo? Malabo na po maipacheck. Pares tayo, malabo na rin mata ko. Hindi ako makapasalin at walang tira. So, Nay, paano yan? Babalik po kami dito. Baka magdadala ako ng gamot ni Aileen. Yung kagaya dun sa
Saan po? Nakakulong. Nakakulong. Wala kami magagawa dyan sa anak niyo, makakulong na. At hindi naman kami, kwan. Hindi po kami judge. Judge. Ang tinutulungan lang namin yung mga... Sabi nga sa akin, daw, abogado po ang kailangan nun. Siya nga po, ay, wala pa man pong abogado kasi nga po, hindi judge. Pa nararapos yung kaso nila. Kaya wala pang ano. Punta po kayo sa PAW. Magtanong po kayo doon. Ay, nagpunta na po ako. Sa ano po ng public artesis. Attorney. Diyan po sa artesis. Office po. Sa ano po. Para may tanong niyo po doon kung... Nagtanong na po ako kasi nga, ang sabi sa akin, kung pwedeng mapalaya yung anak niyo o ano. Wala kaming alam dyan ay. Sa mga kaso-kaso na yan. Naipinta-pinta ko lang po yun. Kasi parang nagaan-gaan bagay yung pakiramdam ko pag ako may naipintuan ng problema. Opo. Iwan ko na lang si Kuya Marlon dito para may kakaintuhan kayo. Hahanapin ko sa kanila. Wala naman wala naman naghahanap dito yan. Wala. Si Aileen, babalik ako dito ha. Papainumin kita ng gamot na kwan para hindi ka na sumpungin palagi. Sa PAW Nay. Po kayo pumunta. Si nagpunta na po nga kami. Nagpunta na kayo doon? Nung po sa artesis. Oh. Yung Gernie. Pinagyan ko ako na tuwing huwibis daw nararapos ang kaso ng mga... Ah, nirarapol. Ngayon daw po, pag Diyernes na maga, magpunta niya kayo dito para magtanong niya kayo dyan sa ano kung nandyan na ang pangalan ng anak mo. Ay, wala pa po nakalagay doon. Mm-hmm. Wala pa daw nararapol. Mag-antay-antay na lang po niya kayo. Ang sabi sa akin. Ano, Aileen, huwag ka nang magkakuan dyan sa ilog. Tabi-tabi ng ilog para hindi ka kuhan. Pag sinumpong ka, anak ko, delikado. Ay, kung wala talaga po yung anak ko ngayon. Ay, talaga pong... Nakatuwan po ang anak niyo, kaya nakulong. Sayang yung ganda ni Aileen pag sinumpong. Ah, Aileen. Maraming Aileen. Salamat ulit sa dali ninyo. Opo. Si Aileen, may na kami ah. Babalik ako dito. Babalikan kita. Ano masasabi mo? Hanggang masasabi mo, maraming. Yan lang. Sige. Si Nay, Australia. Ang inyong pagdating dito, Kuya. Opo, opo. Ano nga pong pangalan ni Kuya? Kuya Nelson po, pangalan ko. Kuya Wolf po, dati yung naglingang punta dito. Kaya ngayon napupunta dito talaga. Sa akin, unang-una po, kahit tanong ninyo ka, ako talaga ang unang pinuntahan yung dito ni Kuya Wolf. Nanay Australia, yan po. Sige, Nay. Sige po. Aileen. Salamat lang po. Opo. Ayan po, mga kalingap. Hanggang dito na lang at hinahapon na naman kami. Yan, shout out po sa lahat ng viewers po natin. Yan. Sa mga subscriber po natin, shout out. Yan po sa mga hindi nag-skip ads po. Yan, maraming rin salamat. Yan po, shout out sa lahat ng na sponsor po. Yan po, maraming salamat. Yan po, wag po natin kalimutan po suportahan Kuya Bal Santos Matubang, Kalinga Prab. Yan, and Ate na Vlogs, siyempre si Ate Ritz. Ritz Vlog po, yan, support din po sa aking channel, Nelson Vlogs, yan po. So hanggang dito na lang, God bless po sa lahat. See you next vlog po, mga kalingap, yan, maraming rin salamat. God bless sa lahat, ingat po tayong lahat. Bye-bye. Yeah!